Hello mga kabaryan, kamusta po kayo? Ang vlog pala na ito ay susukwa ko dito sa Doha, Qatar. Tara, ilibot ko kayo. At syempre, kasama ko si Mrs. Wow! Wala nga pala akong day off until Ramadan. At ang Ramadan niya pala ay 3rd week ng March. At nasa harapan nga kami ng sukwakit na to. At makikita nyo, tubungat sa inyo isang camel. Maybe late lang nilagay yan. Kasi before na nagpunta kami, wala namang camel na nakalagay dyan. At bumuad nga sa amin, sa Kenny Cinderella yata yan. Kung daw nagkakamali. At sabi ko nga kay Mrs. pumunta siya at pipicture ako siya. Mga kabaryan, eto nga palang Sukwakip is one of the best tourist spot here in Doha. Napanood nyo may previous video ko na vlog ko din dito sa Sukwakip na sabi ko sa inyo, lilibot ko kayo. Eto yun mga kabaryan. At marami pang lugar dito sa Doha, Qatar na lilibot ko kayo. Isa-isahin po natin yan pagka nagka-oras tayo. Tulad nga na pagkakasabi ko, etong Sukwakip is one of the best tourist spot here in Doha. Bukod sa dinadayo ito ng mga turista, dito rin kayo makakabili ng mga spices, mga pets. At ipapakita ko sa inyo kung ano pwede nyong bilhin dito na pwede nyong alagaan. Wow! At hindi lang mga spices mabibili dito o mga alagang hayop. Nakakabili rin kayo dito ng mga tela, mga sweets, mga candies, mga nuts, at marami talaga mabibili dito. At tulad nga ng mga ibon na yan, ang gaganda at makukulay, di ba? Meron din kayo mabibili dito mga hamster, yan ang kukulit, di ba? At ibang-ibang klaseng isda na pwede nyo rin bilhin dito. Pwede din kaya kainin yung mga yan. Pero for sure, kinakain din siguro yung mga yan, di ba mga kabaryan? Sa panahon kasi ngayon, kahit mga exotic na hayop talagang inaalagaan na rin ng mga pet lover. Kasi nauuso na rin yung mga vegan at mga vegetarian. Mga kabaryan, hindi nga pala lahat ng mga hayop na binibenta rito mapapakita ko sa inyo. Kasi yung time na to, nagmamadala rin kami ni Mrs. Kasi yung araw na binidyo ko na to, hindi ko talaga day off to, talagang siningit lang namin magpunta sa Sukwakip kasi namalengke din kami nung time na yan. More than 1 month kasi kami walang day off. Oo mga kabaryan, wala kaming day off for 1 month. Kasi busy din kami. Oo, challenge at pagod na din. Pero okay lang din naman kasi dagdag din naman sa ipon namin. At saka isa pa, kailangan din namin allowance pag umuwi kami next month. Tingnan nyo nga ito si tropang kabaryan. Hindi ko alam kung ano hawak niya na yon. O squirrel ba? Nag-i-enjoy ba kayo kabaryan sa mga pinapanood nyo sa mga vlog ko? Comment naman kayo oh. Marami talagang mabibili dito. Iba't ibang klase talaga mga hayop. Iba, hindi ko rin talaga manotice kung ano ba talaga mga hayop yung mga yon. At inikot-ikot ko nga ito mga kabaryan para sa inyo at para makita nyo din kung ano ba talaga meron sa Sukwakip dito sa Doha, Qatar. At kahit ilang beses ko nakita yung mga yan, okay lang. Basta para sa inyo. Wow! Baka naman mga kabaryan, ishare nyo pa yung video ko. At syempre, i-follow nyo na yung Facebook page ko at mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko. At yan nga, sabi ko kay Mrs. lapitan niya at hawakan niya yung mga ibon. Ayaw niya yatang hawakan talaga. Ibang ibon niya yatang gusto niyang hawakan. At eto nga sa part ng video na ito. At dito pala yung mga ibon na malalaki. Kasi nung dumating kami sa may mga pets, mga bilihan ng mga hayop, hinahanap ko talaga sila. Siguro pinasok sila sa loob kasi yung time talaga na yan, ang lamig talaga sa labas. 16 degrees yata ang temperatura ng time na yon. At after nga namin puntahan yung mga bilihan ng mga pets, pumunta na kami dito sa sentro. Nang sa ganun, makita nyo rin mga kabaryan. At sa part nga ng Sukwakip na to, makita nyo isang monumento ng malaking tamark. At dito nyo na makikita ang mga restaurant, mga shisha restaurant, at iba pa. At medyo marami nga ang tao na nagpunta kami dito. Sa ngayon kasi maganda talaga klima, kaya pwede kang gumala ng umaga, tanghali o gabi man yan. Pag summer season na kasi, talagang di mo na gusto ko lumabas sa sobrang init. Gusto mo na lang magkulong sa bahay o sa mga mall ka magpupunta, hindi sa mga ganitong lugar. Siyempre, depende naman sa inyo yan. Kung gusto nyo talaga lumabas o pumunta rito, pwede yung pwede naman kasi may mga indoor naman sila. Ang gandang pagmasdan ni mga kabaryan. And he is the one of the famous guy here in Sukwakip na nagtitinda ng tea. Pero never ko pa na-try yung tinitinda niyang chai na yan. At ilibot ko rin kayo mga kabaryan dito sa Sukwakip kung saan may bilihan ng mga ginto.
Yung mahilig sa mga accessories dyan, makakabili po kayo dito ng mga ginto. At syempre, maganda na mga investment yung mga yan. Yan din kasi yung magandang investment, lalo tumataas ang value pag nagtagal-tagal. Makakabili din kayo ng mga antigo, mga palamuti sa bahay na mukhang antique. Wow! At dyan nga pala sa Shisha House na yung madalas kang pupunta ni Mrs. At syempre, hindi mawala ang mga bilhin ng souvenir, dito nyo na makikita sa bunga diyan. At makikita nyo naman kung gaano kalamig talaga. Kasi si Mrs. kahit okay na walang mask, nagmamask pa din talaga. Stay lang kayo mga kabayan, iikuti lang natin yung gitnang park na to kung saan meron yung mga bilihan ng mga souvenir talaga. Pero sa totoo lang, 7 taon na ako sa Doha, Qatar, pero never pa ako nakabili dito ng kung ano-ano mga souvenir talaga. Bibili na lang siguro ako pagka yung time ng cover good na ako sa Pilipinas. Wow! Kailan kaya tayo darating sa part 9 mga kabayan? Iyan ang pinapangarap lahat ng OFW. Para sa pangarap, kakayanin, laban lang. Marami talaga kayo mabibili dito kabayan sa Sukwakip. Masarap mamili, lalo kung may pera. At yan na nga, pinapunta ko si Missy. Sabi ko pumunta ka naman sa harapan para may nakikita naman sila lagi. At syempre kaming dalawa, kahit nagtitingin na kami sa gitna, sige lang, para sa vlog. At nasasanay na nga din kami sa ganito namin ginagawa, ang pag-vlog talaga. Gusto ko talaga namin kalirin talaga ang pag-vlog talaga na to. And after namin maglibot at maglakad, medyo nagutom kami kahit kumain na kami bago umalis. At kahit na-try na namin to, papakita pa rin namin sa inyo at kakainin namin. Yung mga pupunta sa Sukwakit dito sa Doha, Qatar, dapat nyo talaga i-try ito. Parang isa-style siyang street food, kahit hindi. Basta yun na yun, mga maliliit siyang tindahan na mga nakapwesto lang doon. Pero masarap at malinis yung mga yan. Para siyang crispy crepe. At ang in-order nga namin is cream cheese flavor and Nutella flavor. Wow! At mura lang yung mga yan, 5 real kada isa. Wow! Let's eat mga kabaryan! And after nga namin kumain, umalis na rin kami. Pumunta na kami sa pamilyan at mamamalengke rin kami. At yan nga kabaryan ang kubuha ng Sukwakit. At sana nag-enjoy kayo mga kabaryan sa vlog namin. At kung may mga comment lang po kayo, kung mga suggestion na gusto namin puntahan dito sa Doha, Qatar na gusto nyo makita, comment lang po kayo. And that's it for today's vlog. Don't forget to follow my Facebook page and also subscribe to my YouTube channel. Shukran!